Hello, good morning. Welcome again to Mama Jo's Journey. Okay, so for this day or for this video, gusto ko magkaroon tayo ng getting to know each other ba. Konting chikahin muna tayo bago tayo gumawa ulit ng mga videos about gardening tutorials. So again, maraming salamat pala sa 15,000 subscribers and counting. So sobrang napakasaya ko po kasi that is beyond my expectation. I expected na sana ako before this year ends maka 10,000 subscribers man lang ako. And anong month pa lang, nasa kalahatian pa lang tayo ng taon, ay 15,000 na po tayo. Maraming salamat po sa lahat-lahat ng suporta ninyo at ng paniniwala. Okay, so yun na nga. Punta na tayo dun sa mga basic information about me. Ako po ay si Joanne D. Guzman, also known as, of course, Mama Jo. And ako po ay isang housewife at kapapanganak ko lang din po ng aking fourth child. So, I'm a mother of four. And yung aking previous job was a teacher. So, medyo matagal din po akong naging guro, mga siguro 8 years din po And nagtuturo po ako ng mostly music and arts. So naging teacher po ako ng special program in the arts, sa visual arts po yan. So ayun, isa yan sa mga namimiss ko. So unfortunately, kailangan kong i-give up yung professional career para nang sa ganon, mas makapag-focus ako dito sa pagpapalaki ng mga bata, which is, syempre napaka-worth it naman kasi wala namang ibang mas mahalaga sa mga magulang kung hindi yung kanyang mga anak. Although, hindi naman lahat merong ganong choice, but I am very fortunate na ayun nga, biniyayaan ako ng asawa who is very hardworking and nakasupport lagi sa aking mga endeavors ayan, at sa aming family. Okay. So, ayun, and then, ano pa ba? I started my YouTube journey ng buwan ng, I think, February, mga first week ng February. Ayan, and then, actually, medyo matagal lang sinasabi sa akin ng husband ko na mag-start kang mag-YouTube, sabi niya. Para, kasi marami ka namang mga naiisip na kung ano-ano, ganyan, mga DIYs. So, ayun. So, nag-isip ako ng kung anong theme ba ng magiging YouTube ko. And since, yun nga, mahilig naman kami mag-garden, and talagang yung gardening is part na ng aming family, and isa din ito sa tumutulong sa amin na maka-generate ng pang-araw-araw na budget. Ayan. Kasi sometimes, pag marami kaming harvest sa aming garden, pinuput on sale ko din yung mga yon. And malaking tulong din yun sa mga pang-araw-araw namin na pangangailangan. Okay, so nag-start ako, yun nga. Sabi ko kasi noon, parang ayoko mag-start kasi wala naman akong gadget na maganda kasi parang feeling ko noon pagka mag-YouTube ka, kailangan may ring light ka, may mga high-end kang mga gadgets or cellphone at least. Pero nakita ko yung ibang mga YouTuber na they proved na talagang pwede naman palang mag-start ng YouTube journey mo or gumawa ng content by just using your phone. And sinubukan ko, and ayun nga, it turned out well. At hanggang ngayon, ginagamit ko din ko pa rin yung cellphone na binigay ng husband ko, which is napakamura lang din, nasa around 10,000 lang siya yung cellphone. So, advice ko dun sa mga gustong mag-start ng YouTube journey nila, mag-start na kayo as early as ngayon na. Kasi, ayun, napakasarap din ang pag-share ng mga bagay sa YouTube. Sometimes, kapag ang iniisip mo kasi yung money side ng isang bagay, sa una, hindi ka magtatagal sa YouTube pag yun talaga yung goal mo. Pero, kapag ang goal mo is to share what you know and
you love sharing, passion mo yun, and wala kang pakialam kung may manood man or diba, or wala. So, syempre, medyo nakaka-dishearten minsan kapag ka mababa yung views, pero at least merong mga viewers, diba? Yun ang mahalaga. Yung mga ilang viewers na yun kapag nagsisimula ka na naniniwala sa'yo na patuloy na nanonood ng mga videos mo. Okay, so ayun. Okay, so doon naman tayo ngayon sa aking gardening journey. So, kapag dito ka kasi lumaki sa probinsya, usually talagang mamumulat ka sa pag-garden, ano, sa pagtatanim, sa bakuran ng kung ano-anong mga gulay. But, ang pinakamalaking impact siguro sa akin, na pinakanaalala kong una ako na-amaze sa gardening o sa mga bagay na lumalaki, is yung lolo ko. So, yung lolo ko na nakatira sa katabi ng bahay namin, tinatanong ko siya nung kung paano ang corn o yung mais, ano, kung ano ang itsura ng puno ng mais. Kasi madalang ako makakita na yun or hindi pa ako nakakita. So, kumakain kami minsan ng nilagang mais. Tapos, nagtanim siya ng mais na sa gilid ng bahay niya. And nakikita ko yun everyday. Tapos sabi niya, nagtanim ako ng mais dyan, titingnan mo kapag may tutubo na. And then from then on, nakikita ko, nagsisprout siya, tapos unti-unting lumalaki yung mais. Doon parang nag-spark yung ano ko sa gardening, ano, na nakakatuwang makakita ng mga bagay na tumutubo, tapos aalagaan mo. Ayun, everyday mo siyang, ano, everyday ko siyang binibisita. Tapos, lalong-lalo na nung nagkakaroon na siya ng bunga, ano, nagpo-form na yung mga bunga, tsaka malalaki na siya. So, nakakatuwang makita yon, lalo na sa isang bata. Ayan. So, yun yung mga first memories ko na natuwa talaga ako sa gardening. Kasi ever since, nagtatanim-tanim na. And then, so yun nga, nung nag-resign ako sa pagtuturo, nag-start ako ng gardening. So, nagsimula ako sa mga easy vegetables. So, actually, hindi pa ganong nabubuhay ng maganda. No? Kasi syempre, very limited din yung knowledge ko about doon sa mga pangangailangan ng halaman. So, ang ginawa ko, of course, ang YouTube ay isang place na napakagandang pagkunan ng information. Nanonood ako sa mga gardening channels dito sa YouTube. And from there, ayun, na-build ko yung confidence ko sa gardening. Tsaka, nag-start na ako ng pag-garden. And yun, isa sa mga advice ko sa inyo na mag-focus kayo kung gusto nyo maging maganda yung plant ninyo or yung mga vegetable is good quality soil. Yan, unang-una sa lahat yan. Yung magandang quality ng soil. Huwag nyo i-discount yan, ano, na okay lang na hindi magandang quality basta lalagyan nyo ng fertilizer. So, iba talaga yung magandang quality ng soil na gagamitin. And ang magandang quality ng soil yung madaming living organisms. Like first, kaya napaka-importante yung may compost doon sa ating soil mix na ginagamit. Okay? Ayan. And maraming nutrients. And gumagamit din ako ng organic fertilizer doon sa aking pag-garden. Katulad ng vermicast. Ayan. Lalo na yung mga hindi naman heavy feeders na ano. Pag sa heavy feeders, gumagamit na ako ng mga pelletized na manure, na animal manure. So, meron namang mga ganun, ano. And then, what else? So, from there, nagtanim or ako pala kasi usually umaalis yung husband ko, nagtatrabaho kasi siya sa barko, so naiiwan ako dito kami ng mga kids and nasamahan ako ng parents ko. So ayun, and alam nyo bang nakakatuwa na sa gardening may pera din dyan, kasi nga yun, katulad ng nasabi ko kanina, binibenta namin yung iba naming harvest, ano, kapag marami. And sometimes may time na, may season na yung father ko nagtanim siya ng maraming talong. And then, may time na nagmahal yung talong. Tapos yung mga harvest namin, dinadala lang namin sa isang, yung parang talipa pa, ganyan na, yung maliit lang na vegetable stand sa mga barangay. Tapos ipinapalit yun ng mga grocery items like sugar, coffee, creamer, yung mga ganyan. Ano. O, so malaking bagay na rin yung mga
yung mga ganun na supply na dumarating sa amin ng libre. Okay, so ayan ang aking gardening journey. And ano pa ba? Ano ang aking goal sa gardening? So marami. Meron akong isang ultimate goal, which is gusto kong gusto namin, palahanan ng husband ko, na makabili ng farm and mag-start ng organic farming. Ayan, magtatanim kami ng mga hindi usual na vegetable na nakikita dito sa lowland at saka hindi masyadong kinoconsume dito. So, i-introduce namin yun. Magta-try na ako magpalaki ng mga ibang vegetable katulad ng kale. Ayan, tapos meron na kaming mushroom din dito. At marami pang iba ako na-try. Ano? Para nang sa ganun, kapag dumating yung time na meron na kaming farm, at least, alam ko na, hindi na ako mangangata. So, eto, dito pa lang sa stage na to, pinagyayaman ko na yung knowledge ko para ready na kapag dating nung time na yon. Okay. So, ano bang favorite na ano ko, na halaman, for example, or vegetable? Yun talagang hindi mawawala sa aking garden. So, marami. Siyempre, unang-una yung mga talagang kinakain namin o yung mga staple food, di ba? Katulad ng okra, talong, ayan, mushroom. Ang mushroom ay napakahirap ng proseso ng pagpapalaki mula doon sa paggawa ng fruiting bags. Pero isa itong bagay na sobrang nai-enjoy namin. Actually, ako, yung sister ko, yung uncle ko, si daddy, ayan, sama-sama kami gumagawa ng ganyan. At pinagsama-sama namin yung aming mga knowledge sa pagpapalaki niyan hanggang sa ultimately, marunong na kami. Ayan, kaya nakakatuwa na maging successful doon sa isang field. Although, small na lang siya, maliit na bagay lang, kumbaga, pero, di ba, iba din yung meron kang nagigain na mga bagong kaalaman. So, ayan, oyster mushroom po yun. Okay? And what else? Ako po pala ay 33 years old, going 34. Ayan, so, si Mama Jo ay medyo papatanda na. And ano pa ba ang aking goal sana sa aking YouTube ay lumaki ito ng lumaki. So I cannot say kung gaano kadaming subscribers. Basta gusto ko lang na makapag-benefit ito, maka-reach out ito sa maraming tao nang sa ganun. Maraming maka-benefit doon sa mga kaalaman na sinishare natin. So, thank you dahil sinamahan ninyo ulit ako ngayon. Makakaasa po kayo na marami pa akong mga videos na gagawin. Konting pasensya lang po, medyo hindi ako ganun kadalas nakakapag-upload kasi meron nga po akong baby, ano, na last month ko lang siyang ipinanganak. So, ayun, baby pa rin siya. So, maraming salamat sa lahat ng suporta and God bless you all. See you in the next video!